What is up mga bay? This is your bay, You Bet Rida, vlogging from Cebu City. Unang-una sa lahat ay maraming salamat po sa lahat ng sumali at dumalo sa kakatapos na naming first ever Cebu Moto Vloggers Meetup 2019. Talagang napakasaya po naming lahat sa event na yon at hindi ko talaga inakala na ganun kadami ang dadalo sa event from subscribers, supporters, and from moto vloggers. Naalala ko tuloy last year December, tatlo lang kami na nagmi-meet up sa Cebu Moto Vloggers. Ako, si Zachmi, at saka si John Sab Moto. Pero ngayon, almost 20 or 20 plus na ata namin, so talagang napakasaya. Thank you very much po sa lahat ng sponsors namin. Kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po magiging successful yung event namin kasi napakaraming prizes po talaga. Talagang hindi namin po in-expect yun. Unang-una ay thank you very much to Motorcycle City at pinayagan niyo po kaming gamitin yung place ninyo para i-held yung venue. Second is thank you so much to Sir Eric from Team Graffiti Cebu, to Hush Aguelo for his 6045 sauce. So sa mga mahilig na maang dyan, at lalo nang nasa Cebu ay bumili ni po kayo ng hot sauce niya, okay? At sa Revamp, sa Podhesive na nagbigay ng free sticker sa amin at saka ng mga t-shirts. So thank you very much din sa Podhesive Philippines. Kay Sir Bambam from TCH Apparel, thank you very much sir. At thank you po sa napanalunan kong t-shirt. Sa Quickie, at saka kay Paulo Sessions, isa rin siya sa mga members ng Cebu Motovloggers PH. Nagbigay siya ng mga caps at jacket at ibang-ibang mga giveaways para sa amin, at siya rin ang nag-provide ng aming tarpaulin. So thank you so much to you, bye. Baha, baha, baha. Rainy season po ngayon at sinamahan pa ng mga bagyo. Kaya lalong nagpapalakas ng ating ulan. Dahil dito ay nagiging bahain ng ating lansangan. Samahan mo pa ng mga estero na puno ng basura, kaya nagiging malala po yung baha sa lansangan natin, lalo na sa syudad. Kaya tayong mga motorista talaga ang naapektuhan, lalo na pag maraming baha sa lansangan. Ang kadalasang senaryo sa baha ay mga motorsiklo na nalunod at tumirik. Susulong ba ako sa baha o hindi? Malapit na akong malate sa trabaho, patay ako kay boss pag malilate na naman ako uli. Malilate na ako sa date ko, baka umalis na yun ng tuluyan. Sarap ng matulog, pagod na ako at patpakasay bumaha. Now, sino sa atin ang naka-experience nito? For sure, mostly sa atin naranasan na to. Ito yung kasing mga karaniwang iniisip natin kapag may baha tayong nakikita or nakasalubong sa lansangan. Kung hindi naman tayo nagmamadali or kung meron mang ibang ruta na madadaanan na makakaiwas tayo sa baha, ay mas mabuti na ito na lang piliin natin para iwas sa sakit ng ulo o kung sakali mang tumirik ang motor. Kaya kung tayo ay nagpumilit at patuloy pa rin tayong tumakbo or sumulong sa baha, ano nga ba ang mabuti nating gawin kung sakaling tumirik ang ating motor? Kaya pakinggan nyo itong mga tips na ito or mag-take note po kayo at panuurin hanggang dulo para meron tayong or marami kayong matutunan sa vlog na ito. Pagkatirik ng motor ay ang una nating gawin ay i-off agad or ilagay sa off mode yung motor. At pagkatapos doon ay itulak sa lugar kung saan nang walang baha. Kapag meron namang malapit na casa or motor shop ay mas mabuti na dalhin ito agad sa kanila para ma-check agad yung makina at para wala pang mas malala pang masisira sa motor ninyo. Kung meron mang kayong dalang tools ay mas mabuti na i-troubleshoot agad yung motor para maayos na. At kung wala naman ay pwede nyong subukan or ito yung tips na dapat nyo gawin pagkatapos na malagay yung motor sa bahay ninyo. Ito yung tips na dapat ninyo sundin para maayos yung motor kagad. Una, hugasan ng husto ang motor upang maalis ang mga putik at iba-ibang mga klaseng dumi na dumapo sa inyong motor.
okay? Pwede nyong gamitin yung hose na malakas yung pressure, or mas mabuti kung gagamitin nyo ay isang pressurized water. Ngayon, pagkatapos mong maghugas sa motor ay huwag na huwag muna ninyong i-on, okay? Dahil ang rason po dyan ay baka lalo pang papasok sa loob ng makina ang tubig, at kung nangyari yon ay mas malaking problema na ang problemahin mo dahil ito ay makakasira ng lubha sa loob ng makina. Susunod! Para boya bunda lang. Okay. So, ang susunod na gagawin ay tanggalin ang tambucho, tapos i-drain ang tubig. Tapos pagkatapos niyan ay patuyin po ito. Now, ang rason kung bakit i-drain natin yung tubig sa tambucho, obviously, ayaw natin pumasok ito sa loob ng makina. Kaya huwag pong kalimutan ang step na ito. Huwag din po nating kalimutan na linisin yung brake pads natin, okay? Kung dalawa yung disc brake niyo ay linisin nyo agad para hindi ito kakalawangin, okay? So, napaka-importante niyan, at pagkatapos mong linisin ay patuyuin ito at ilagay ulit. Susunod naman ay tanggalin yung battery sa ating motor at i-unplug po lahat yung lahat ng mga terminals na nakagabit sa battery. Ang rason po niyan is ayaw po natin na pasa yung battery na gamitin natin. Baka ito ay magiging rason na magiging short circuit yung motor niyo. Kaya ito rin ang isa sa mga pinaka-importanting steps pag nabasa yung motor niyo or na tumirik sa baha. So always check your battery at palitan kung kinakailangan. Susunod na step naman ay i-check ninyo ang inyong air cleaner. Okay, napaka-importante po ng air cleaner or yung roll niya sa motor natin. Kaya kung ang air cleaner ninyo ay basa, ito po ay patuyin agad at palitan kung kinakailangan. Next step is i-drain yung engine oil at saka gear oil. Now, I'm pretty sure na kapag tumirik kayo sa bahay, malaking chance na may tubig na nakapasok sa loob. Kaya kung mag-drain kayo ay talagang manonotice nyo na kulay mocha yung oil niya. Yan po ang palatandaan na yung oil ay nahaluan na ng tubig. Now, habang inaantay na ma-drain ng lahat ng oil, ay mas mabuti kung linisin natin yung kadena at saka yung sprocket. So, linisin ito ng maigi gamit ang kerosene. Maganda siyang gamitin para panlinis ng kadena. At pagkatapos ng linisin ng maigi ay huwag kalimutan na i-lubricate ang kadena. At reminder lang, at huwag sobrahan sa lubrication, okay? Dahil pag sobrahan naman ay madali pong kumapit yung dumi at saka mga alikabok. So, katamtaman lang or just right lang yung ilagay ninyo para maganda at mapanatiling maganda ang lubrication ng inyong kadena. Huwag din po nating kalimutan na lagyan ng grasa ang bearing ng ating gulong. Okay, napaka-importante po niyan at palitan lang rin kung kinakailangan. Ang spark plug ay isa sa pinaka-importanting component. Now, ang spark plug ay ang nagbibigay kuryente sa ating motor, kaya napaka-importante ito na i-check natin kapag tumirik ang motor natin. So, i-check ang spark plug at siguraduhin na hindi ito nabasa at palitan kung kinakailangan. Okay? At before yung kukunin or i-remove yung spark plug, ay siguraduhin na hindi po mainit yung makina or ang motor. Okay? Dahil kapag tatanggalin nyo habang mainit pa yung makina, ay malaking posibilidad na ito po ay mag-lustre. Sa mga carb type na motor ay huwag na huwag po ninyong kalimutan na linisin yung carburetor. Okay? Ayaw natin na tumakbo tayo or nalinisin na natin yung mostly ng ibang parts sa motor pero hindi natin nilinis yung carburetor. So, malaking posibilidad na hindi tatakbo ng maayos kapag marumi yung carburetor ninyo. So, make sure na ito ay malinis at linisin to gamit ang gasolina. Now, kagaya nga po ng nasabi ko kanina na kapag pag-drain nyo ng oil ay kulay mocha yung oil niya, ibig po sabihin nun ay nahaluan na po ng tubig yung oil. In other words, kapasok na ng tubig yung makina. So, ang gagawin natin sa susunod na step ay maglalagay tayo ng oil pero haaluan natin ito ng tubig.
diesel. Now, ang nasolbo niyan is ang diesel ay maganda po siyang panlinis sa loob ng makina. Ito po ang ginagamit na mostly ng lahat ng mga mekaniko na nag-aayos ng motor na napapasukan ng tubig. So, pagkatapos niyan, ang ginagawa nila is kinakran or kinikickstart nila yung motor para masali po sa magse-circulate yung diesel sa loob ng makina at masali yung tubig na nahalo sa loob. Kaya yan yung ginagawa mo. Pero sa game changer na motor, since wala naman tayong kickstart, may hinahayaan lang po siya sa loob ng dinamping motor. Pagkatapos po yan ay i-drain na po natin yung weight na ilagay sa loob na may halong diesel. So i-drain na po yan lahat at while draining po may kickstart man, kickstart yung motor para makasiguro na lalabas lahat yung oil. So, hayaan nyo lang na matapos yung mag-drain para makasiguro na wala na talaga tubig na nasa loob ng makina. At kung may compressor man kayo, ay pwede nyo rin hanginan sa loob para matitiyak nyo talaga na wala ng oil or tubig na matira sa loob. Pagkatapos po nyan, ay pwede na po natin lagyan ng panibago naman oil. Subali, dalawang oil po yung ginamit. Yung first bottle ng oil is yun yung hinaluan ng diesel para maglinis sa loob ng makina at para na rin matanggal yung tubig sa loob. So yung pangalawang bottle po, yan na po yung oil talaga na gagamitin ng motor para ito na ay mapatakbo. Ay, muntik ko nang makalimutan. Huwag nyo rin kalimutan na i-check yung tangke. Baka nahaluan din ito ng tubig, okay? Baka yung takip ng tangke ay hindi na kagandahan yung seal niya. Kaya posible talaga na mahaluan ng tubig sa loob. Kaya kung gusto nyo makasiguro ay double check niyo at check na at siguraduhin na walang tubig talaga na nahihalo sa gasolina. Pagkatapos sundin ng lahat ng steps ay pwedeng-pwede na natin i-on yung motor at pwede na nating obserbaran kung meron bang kakaibang tunog or meron bang usok na lumalabas. Ito yung proper time na ida-diagnose natin ulit. But if everything was followed or lahat ng steps na sinabi ko kanina ay ginawa na, then I'm pretty much sure na talagang okay na ang motor ninyo na ipatakbo sa lansangan. At kapag okay naman lahat based sa observations ninyo, kung walang awkward sound na lumalabas sa motor o walang usok sa motor, ay pwedeng-pwede na po patakuin mo motor at mag-continue na sa inyong biyahe. By the way mga bay, gusto ko lang po i-share sa inyo yung nabasa ko online. This is regarding po ng isang Honda Clip game changer na walang choice kundi lumusong sa baha dahil wala nang ibang daanan. Now, hanggang hita po daw yung tubig pero naka-off naman yung motor niya habang lumusong sa baha. So, hindi po ito tumirik. Okay? So, kung saan niyang pinatay ang motor at lumusong sa baha, which is hanggang hita nga po. At para na rin makasiguro na okay yung motor niya. Nang nakarating siya sa office, ang ginawa po niya ay sinenter stand niya yung motor habang siya naka-duty at hinayaan niya ito ng 5 oras. Pagkatapos nun ay sinubukan niyang i-on yung motor at ginawa siyang mga shooting. At meron na siya kanotis na may tunog sa makina na parang may papel na sa loob ng makina na parang hinahangin. So ang ginawa niya is nag-drive siya ng 5 kilometro papuntang kasa para ma-check agad ang motor niya at kung ano yung parang tunog na narinig niya sa gear. Habang papunta siya sa kasa, ang nanotis na niya ay hindi po responsive ang silinyador. Di tulad noong dati na konting tihit lang ng silinyador ay mahaba niya agad. So pagdating niya sa kasa ay nireport niya agad sa mekaniko yung mga nangyari at pinakita yung video. At nakalain mo yung mekaniko pala ay member din ng Honda Philippines. Wow! Napakaswerte. So nalaman agad ng mekaniko kung anong mga dapat gawin at mga troubleshooting na kailangan. So hindi na masyadong i-explain yung mayayari. So nakuha agad ng mekaniko kung ano yung nangyari. So ayun na nga, drain ng mekaniko yung engine oil at saka gear oil. At yung unang nakita ng mekaniko is kulay parang kape yung oil or yung engine, kulay ng engine oil. So doon pa lang masasabi na natin na talagang nahaluan ng tubig yung engine oil na motor.
So after mag-drain ng engine oil, ang ginawa ng mekaniko ay gumamit siya ng dalawang bottle ng engine oil. So yung first bottle ay inaluan niya ng diesel para magsilbing banlaw sa loob ng makina kung saan pinasukan ng tubig. At ginamitan din ito ng gas para panlinis sa reservoir ng clear oil. So base sa ginawa ng mekaniko ay talagang pinalo niya yung steps na nabanggit natin kanina sa vlog. Now after malinis ng engine oil at saka diesel yung reservoir ng engine oil, ay agad naman nila ito drainate para naman lagyan ng panibagong engine oil yung motor. In addition, binalitan na rin ng bagong gear oil ng motor niya. So after sa lahat ng troubleshooting ng mekaniko ay naging normal na po ang takbo ng kanyang motor at nawala rin daw yung dragging at naging tahimik na yung makina. So i-recap ko lang po yung ginawa ng mekaniko. So una, drain yung oil at saka yung specifically yung engine oil at saka gear oil. At doon nalaman na nahaluan ng tubig kasi mukhang kape yung kulay ng oil. Pagkatapos nun ay nilagyan nila ng panibagong engine oil na hinaluan ng diesel para pangbanlaw sa makina at para malinis kung ano man nasa loob na hindi dapat na nasa loob ng makina. Pagkatapos nun ay drain at nilagyan nuli ng panibagong engine oil at saka gear oil. At after nun, bumalik na sa normal ang takbo ng kanyang motor. Kaya kung medyo mataas na yung baha ay huwag na lang pong pilitin na sumulong pa. Kapag meron namang alternatibong daan ay mas mabuti na ito na lang ang tahakin natin. Kahit alam ko na mas malayo ito, ito ay mas safer naman. Kapag wala naman pong alternatibong daan ay mas mabuti siguro na hintayin na lang bumupa yung baha, or pag meron naman kayong kamag-anak close by ay pwede rin kayo dun na lang magpalipas ng oras. Ayun! So thank you so much kung nasa video pa ngayon, nanonood pa kayo sa video ngayon. Thank you very much po. Pasensya niyo na yung background kung pangit. Pero sa nakarating sa stage na to, gusto ko lang mag-shoutout, okay? So special shoutout pala kay... Teka. Mag-English na lang kaya ako, ano? Matagal na rin ako hindi nag-English. Sige. Englishing tayo. Sige. So... thank you so much if you guys are still watching up to this part of the video. So at this part of the video, I'll be doing shoutouts, okay? So special shoutout to John Lemuel Corpus. He's the guy who owned the Honda Click Game Changer that you're able to see on the thumbnail. Okay, shoutout to you, bye. And also to his father, Manny Corpus, who also owns a Honda Click Game Changer 125i. And to the mechanic who fixed his motorcycle, it's Janelle Valiescas. Also, shout out to my subscribers, Jeffrey Barranco, to Bisaya Biker, INF Moto, Luzon Moto, Jelon Moto Vlog, Chris Diorbs, John Eric Magno, Jessen Chris, Lionel, to Jack Velia Verde, Prince Hill, and the guy who took pictures during our Cebu MMU, it's Max Brown Ice. So thank you so much. And before we end this vlog, if you're new to the channel, please don't forget to click the subscribe button here, there, the one you're able to see down there. So click on the subscribe button and click on that notification bell so that you'll be notified on all the videos that I'll be uploading. Okay, and once again, thank you so much. I hope you learned a lot on this vlog, and that's it. So I'll see you on the next one, okay? Thank you very much, and appear! Wow, what the fuck are you doing?